Hello mga tanggapi po, mga kapwa natin Filipino, mga kakomentaryo. Meron tayong sasagutin ngayon, tungkol naman ito sa usaping pangbarangay. No? May tanong dito kasi, at hinihingi ng payo ni Edgar Rosenas. At pasensya na, 6 hours nang nakalipas bago ko ito masagot. Sabi niya rito, Sir, pa-advise po sana. Rinereklamo po kasi namin tiyuhin ko na nambato at pinagmumura ang mama at kapatid ko. Malabo po kasi maayos sa barangay kasi asawa ng tito ko yung barangay chairman. Sa lupon naman po, mali-mali ang ginawang minutes ng secretary. At imbis kami nagreklamo, mas naging pabor pa sa kanila. Tapos noon for filing na sana kami ng kaso, sinabihan kami na maaaring ma-dismiss ang kaso dahil mali-mali ang init. Sinubukan na po namin kausapin sa barangay if pwedeng maayos ang minutes ng malinis. Kaso kami po yung nireklamo kasi hinaharas po namin sila tungkol sa minutes. Ano po kaya ang magandang solusyon sa ganitong sitwasyon? Okay. Salamat. Nag-post ka nitong tanong at alam nyo, pagkakaroon tayo ng pagkakataon na masagot yun. Baka sakali na ito ay meron ding ibang nakaka-relate. Ang dating lang nito sa akin is merong pinapanigan, merong biases. No? Unang-una, paano ko nasabi yun? Ako naniniwala na malinaw ang pag-iisip ng mga lupon sa inyo. Malinaw ang kanilang pandinig. At alam nila ang kanilang ginagawa. No? Pero, bakit naman naging ganun mali-mali? Aba, baka, ito yung sinasabi ko na eh. Baka mayroong biases. Kasi imagine, ang kalaban ninyo ay asawa ng punong barangay ng lugar nyo. Ngayon, sinasabi nyo na nambato yung tiyuhin ninyo. Hindi natin alam kung yung nanay mo o yung kapatid mo yung binato o bahay ninyo. So, pwedeng maging malicious mischief ang kaso na to. Okay. O kaya kung yung nanay mo naman ang binato at tinamaan, eh, pwede naman ito na slight physical injury. Pero, yung dun sa parte na mali-mali yung ginawang minutes ng mga lupon, ng sekretary ng lupon o ng pangkat, pwede nyo po silang kausapin para itama yung nilalaman noon. Ang problema lang ay ito, paano nga naman nila mapapapirma pa yung kabilang panig? Yun, na ganito mali. Kasi dapat po, ang ginawa ninyo dito, kung sino man, yung nanay mo at saka yung kapatid mo, dapat bago sila pumipirma sa minutes, ay binabasa yan. At kung binasa yung minutes, pinakikinggang maigi at iniintindi kung ano yung sinasabi dun sa minutes bago nila pirmahan. Hindi po kasi tama na basta na lang tayo pipirma hanggat walang nakatutok na samurai sa liig natin o baril, eh pwede tayong hindi basta-basta pumirma. Diba? Hanggat hindi tama yung pipirmahan natin. Paano pala kung nakalagay dito, inaamin nila. Diba? Sila ang nagsimula. O di wala na. Tapos na ang boxing. Tapos sila ang magpa-file pa ng kaso. Siyempre, binasa ka mo doon sa pagpa-file nyo ng kaso. Maring siguro tinutukoy mo sa clerk of court or sa abogado, eh, nabasa siguro nila na tagilid yung lagay ng mama mo at ng kapatid mo base doon sa minutes. Ngayon, ganito. Ang solusyon dito, no, dahil meron na kayo, nakakuha kayo ng certificate to file action. So, ang gagawin nyo ngayon, isasaad ninyo dyan, no, unang-una ay ganito, kausapin ninyo ang pangkat. Na itama nila, dapat silang tatlo na, no? Parang joint affidavit na yung gagawin nila eh. O minutes na lang na joint na pirmado nila na nagsasaad ng kung ano talaga ang tamang nilalaman ng minutes at na inaamin nila na sila ay nagkamali. Okay? Ngayon, kung ayaw nilang gawin ito, panindigan nila yung kanilang ginawa, yung kanilang pagkukulang, panindigan ng secretary, ganun din ng first member, ganun din ng chairman, ay maaari po silang masampahan ng kaso.
dahil po sa dereliction of duty. Ang dereliction of duty, ito yung simple yung sinasabi na pagpapabaya sa trabaho. Kasi dapat bilang pangkat secretary, no, pinakikinggang maigi, nililinaw, pumalabo, no, at ang nilalaman dapat ng mga minutes, okay, sa mga kapwa natin lupon, ang laman dapat ng minutes ninyo, unang-una, sino yung mga nagsidating? Pangalawa, ano yung nirereklamo? Ano yung sinabi niya? Halimbawa, sinabi ng bato, o nagrereklamo na si Chuhin ay ng bato, o ilagay doon ano yung binato, bahay o tao, o bakit nagrereklamo yung nanay, o sabi ng rekmong complainant, pinagmumura sila ng kapatid niya, o bayaw niya, o sino yun. O ano yung inirereklamo, huwag kayong maglalagay ng general term na ang lahat na gaya ng sasabihin na pinagmumura. Paanong klaseng pagmumura? Dapat kapag binasa ang minutes natin, na nagre-recreate, na i-imagine ang babasa yung nangyari, parang kinukwento. Pero hindi naman ibig sabihin na parang script yung dating o nobela. Okay? Kung yung alin lang yung importante, halimbawa, PI, puto maya, puto bongbong ang sinabi, ilagay yan doon. Tinutukan ng patalim, kunwari, saan tinutok? Mga ilang metro o di pa ang distansya. Kasi baka naman yung tutok, kabila pa ng EDSA. Aba, diba? Dapat malinaw, nagre-recreate dapat. Tapos, kung ano yung sagot ng respondent, to, sabi ng respondent, hindi ho totoo yan. Ngayon, syempre tinatanong yan, bakit mo naman nasabing hindi totoo? So meron din siyang counter allegation. Sabihin niya yung side niya, bakit mali yung bintang sa kanya. Ilalagay niyo rin yun. Kunwari, hindi naman po ako ang unang nag-provoke ng gulo. Namura ko lang siya dahil sinapok niya ako. Pero hindi ako ang naunang nagmura. Hindi ko din siya binato. Hindi ko alam kung saan nila nakuha yung sinasabi nilang binato ko sila. Kasi nag-uusap lang kami at magkaharapan lang kami na may mga isang di pa lang ang distansya kasama yung kanyang anak. So dapat ganun. Tuwing maggagawa ng minutes, ilalagay yung mga importanteng detalye. Kasi pagdating doon sa piskalya, binabasa din nila yan. Ngayon, na ang bandang huli sa last part, okay, ilalagay ninyo dyan, no, kung wala talagang pinagkasunduan ng dalawang pangkat, ilalagay doon makalipas ang ilang pagdinig o pagharap ng magkabilang panig, hindi sila nagkaroon ng pagkakaayos, kung kaya ipinagkakaloob ang certificate to file action sa nagre-reklamo para makapagsampa na siya ng kaukulang reklamo sa piskalya. Period. Ganun lang. Huwag niyo sasabihin, iminumungkahi ng pangkat, o iminumungkahi ni kagawad, o iminumungkahi ni kapitan, o iniaakit namin kay kapitan para siyang magdesisyon kung magbibigay ng certificate to file action. Maling-mali po yun. Kasi po, ang magbibigay ng certificate to file action, ang pipirma doon ay ang pangkat chairman. Hindi po ang kapitan. Pipirma po dapat sa certificate to file action ay kung sino ang chairman na humawak. Ang barangay po, ang punong barangay po, hindi po chairman dapat ang tawag doon eh. Punong barangay, hindi rin po kapitan. Okay? Para hindi nagkakalituhan. So yung pong pangkat chairman, ang pipirma doon sa certificate to file action. Nakakasanayan kasi ngayon na ang pumipirma ay ang punong barangay. Pero ganun pa man, ano bang dapat gawin dito sa mali-mali na to? Aba, dapat ang gawin dito itama. Pero paanong itatama yan? Siyempre, mukhang malabo ng pumirma yung complainant kasi magiging hindi naman ang paboriyata sa kanya yung dating. No? Maliban na lang, sana kung pag umubra yung sinasabi natin na itama ang minutes, pipirma yun uli, pero dapat yung tama na ang nakalagay ng na mga nangyari sa pag-uusap, mga yung nag-transcribe, yung mga napag-usapan doon sa kanilang pag-aharap.
So, dapat ganun ang nakalagay doon sa mga minutes. Okay? Kasi baka ang lumilitaw rito, eh, parang self-incriminating yung dating ng minutes na pinirmahan pa ng complainant. Pero anyway, meron namang remedyo dyan. Pero para sa mga, babala ko lang ha, sa mga gumagawa ng ganito, misleading yung inyong minutes, hindi binabasa, basta papipirmahan na lang, dadaanin sa katandaan, katarayan, pabingi-bingihan, pagpipilitan ng pirmahan ng minutes na ginawa, pwede ho yan na hindi pirmahan ng kahit sinong panig at obligasyon, ulitin ko, obligasyon ng magkabilang panig na siguraduhin binasa ang minutes at responsibilidad ng secretary na tama ang kanyang isusulat at ganun din ang pangka-chairman at ng first member na siguraduhin accurate, okay? Nandun yun, may accuracy doon sa minutes para kahit sino ang babasa nito, magre-recreate. Pag binasa niya, ganito pala yung nangyari. Maiintindihan. Ganun kasi sa piskalya rin, babasahin lang nila yan. Ngayon, pwede hong masampahan ang kaso sa ombudsman. Ombudsman po, no? Ang pangkat na ito na nagpabaya. Okay? Dereliction of duty po ang kaso niyan. Nagpabaya sila sa kanilang tungkulin. Ngayon naman, ang isang pwede ninyong gawin ay itama sa pamamagitan ng inyong statements. Yung complaint affidavit, so ilagay doon, kumpletuhin, isaad doon kung ano yung mga nangyari at idagdag nyo po yung pagkakamaling ginawa ng mga lupon sa kanilang minutes. At ilagay nyo rin doon na ang mga na ang aksyon na ginawa ng ninyo katulad kunwari, kinausap ninyo pero tumanggi ang pangkat na baguhin pa ang minutes o itama ang kanilang pagkakamali. So ilagay niyan, ulitin ko, dapat yung complaint affidavit, pinacomputerized yan, pinagawa niyo dapat. Pwede namang handwritten, pero mas maganda na informal. Pagawa ninyo sa law office, ilagay ninyo, no, isaad ninyong maigi. Kailangan nabasa ninyo yung ano ba yung nabasa ninyo yung mga nilagay doon ng attorney o ng kanyang secretary. Kasi importante yan. Yan na kasi ang isasubmit ninyo sa piskalya sa pagsasampa ng kaso. Ang mahalaga po dito, meron na kayong nakuhang certificate to file action. So yung mga pagkukulang ng barangay o pagkukulang doon sa barangay level sa lupon, sa pangkat, ay pwede pong gamutin pagdating po sa pagsasampana ng kaso sa piskalya. Kasi unang-una po, ang pinakamahalagang parte dito ay napagharap ang magkabilang panig sa barangay sa pamamagitan po ng lupon tagapamayapa. Okay po? So, yun lang po. At ako, I pray na magkaayos sila, magkabati sila, at saka itong punong barangay, nawa ay pumagitna. Okay, pumagitna kasi masyadong matinding pressure ito. Asawa niya yung inireklamo. At hindi kayo nagkakalayo ng dugo. Magkakaisang pamilya lang kayo hados. Kaya isang malaking pressure ito at malaking kahihiyan para sa inyong angkan pare-pareho. Na malalaman ng taong bayan na kayo ay may ganitong problema. Muli po, kung meron kayong mga tanong, don't forget na i-comment ninyo yan. At sa mga hindi pa nakasubscribe, please do subscribe. Subscribe, click like, and the bell notification button para lagi kayong updated pag may bago kong ina-upload na videos. At kapag meron pong mga katanungan na katulad nito, gagawan ko na po ng video para kung sakaling merong nakaka-relate, eh hindi na po masasayang ang 6 na oras katulad nito bago ko nabasa. Maraming salamat po ulit.